ang fourth magsaysay sa Nueva Ecija, ang isa sa mga kampo ng militar ang kinukonsiderang magagamit ng mga tropa ng Amerikano na paglalagyan din ng pansamantala ng kanilang mga military equipment. Ito ang inihayag ni Defense USEC Pio Lorenzo Batino at USEC Ed Malaya ng DFA na kapwa nangunguna sa panel ng gobyerno na bumalangkas at bubuo ng kasunduan hinggil sa rotational presence ng US forces sa Pilipinas na nilagtaan ni Defense Secretary Voltaire Gasmin at US Ambassador to the Philippines Philip Goldberg. Malinaw na isinasaad sa nilagdaang Enhanced Defense Cooperation Agreement na papayagan ng gobyerno ng Pilipinas na gamitin ng mga tropa ng Amerika ang ilang piling kampo militar ng AFP, pahayag nila Batino at Malaya. There are certain provisions in the BFA which requires clarification, particularly agreed places of confinement. So when there would be a next case, we know, our police would know where exactly that US personnel would be placed. Ang pinag-iisipan ho natin ay yung Fort Magsaysay. No? Fort Magsaysay is an ideal location. It's a big area. Malimit na tayong nagkakaroon ng balikatan exercises doon. Yun ay una nating pinag-aralan pa lang, inutusan na pag-aralan. Siyempre, for recommendation pa lang yan. At subject to the approvals of our principals. Pinag-aaralan pa lamang. Ito ang malino na pahayag ni USEC Malaya at Batino. Ang nasabing EDCA ay umani ng batikos mula sa militanteng sektor ng lipunan sa pangambang ito ay tulay ng Amerika para bumalik sa bansa ang base militar nito. Pinaninigan sa paliwanag ng dalawang opisyal na walang nakalagay sa kasunduan na magkakaroon ng base militar ang mga tropa ng Amerikano, ang pananatili ng mga sundalong Amerikano ay pansamantala lamang ayon sa dalawang opisyal. Iyan ang DCRS News, RH911 Bing Formento, naglilingkod sa pagbabalita.